Mahirap para kay Gary ang maghanap buhay dahil sa kanyang kapansanan. Pero dahil gusto niyang tumulong sa kanyang ina, sinisikap niyang mabuhay ng normal. Kaya't ang hiling niyang bigas at dagdag na puhunan sa kanyang negosyo, re-respondehan na. Hirap sa paglalakad at hinihingal sa pagsasalita. Ang lalaking ito na nakunan ng isang netizen, umani ng paghanga ng maipost siya sa social media. Ang kanyang kasing kapansanan tila hindi naging hadlang para siya ay mabuhay ng normal. Ilang netizens din ang nagparating sa programa ng kalagayan ng lalaki sa viral post. Kaya naman ang responde, agad na tinunton ang kinaroroonan ng lalaking tinawag nilang si Gary. Ang team nag-ikot-ikot sa palengke ng baklaran. Nagtatanong-tanong. Marami man ang nakakakilala kay Gary, wala namang nakakaalam kung saan siya nakatira. Ilang eskinita pa ang pinasok ng grupo. Matyagang inisa-isang lugar hanggang sa may nakapagturo sa amin kung saan makikita ang kapatid ni Gary. Agad kami nitong sinamahan at dito na namin nasilayan si Gary at ang kanyang ina. Si Gary malugod kaming hinarap at kinausap. Ang positibo niyang pananaw at masayahing mata ang nakapagpawala ng pagod namin sa matagal naming pag-iikot. Mahanap lamang siya. Ang si Gary, titingnan ng plastic dito sa baklaran na paikot-ikot ako. Sa kanya palang pagsasalita, makikita ang hirap na kanyang pinagdaraanan. Kwento na kanyang ina, ipinagpapasalamat nilang nakarecover si Gary. Kahit pa nagkaroon ito ng ilang komplikasyon matapos ang aksidente. Siya nabangga siya ng nasasakyan. Hindi ko kung kalimutan ko na rin kung taxi o kotse o basta nabangga siya. Pero hindi naman siya yung ulo niya. Nagka-diferensya siya sa sa ulo. Sa isip. May yung ulo niya eh. Ang naaano ko, hirap na hirap siya magtulak. Tsaka hirap na hirap maglakad. Lalo ngayon, masakit daw yung puso niya. Yung paglalakad na po, dati pa po ba yan, nung na-accident niya? Mm-hmm. Ganyan na. Ganyan na. Hanggang ngayon, lalo siyang nahirapan. Pagod talaga. Kahit ngayon, aga nga umuwi niyan eh. Pagod na pagod na. Tapos sabi ko, mahiga ka na, magpahinga ka na. Hindi ko alam, kasi hindi ko naman pinapa-check up eh. Ayaw niya naman. Basta may nahihirapan siya huminga, gano'n. Pagka nahihirapan siya yung papagod siya, yan, gano'n. Nahihirapan siya huminga. Naaano ko naman, wala naman akong magawa. Pero sa kabila ng pinsalang idinulot sa katawan ni Gary na nangyaring aksidente, pursigido pa rin siyang matulungan ang kanyang pamilya. Wala kasi akong magawa sa buhay, kundi yung kesa naman tumambay-tambay lang ako. Saka hindi lang yun. Mula nung nagka-pera ako, nagtinda ako ng plastic, saka na sila umaasa. Hindi po naman namin siya inaanuhan na yung mag-ano ba siya, yung mag-obserba, magsikap siya na mag-ano. Hindi. Kung gusto niya magbigay, nakikita naman niya pagka walang makain, magpapabili siya. Wala naman akong magagawa, naawa nga ako. Pero gusto niya, kasi kung hindi siya kikilos, wala siyang kikitain. Nahihirapan siya na wala siyang pera. Saka wala siyang, wala naman ako maitulog. Mga kapatid niya naman wala din. Sarili ng mga pamilya. Sarili. Kanya-kanya. Maigi nga siya kahit paano. Ayun, ako nabibigyan niya, napapakain niya ako. Hindi alintana ang pagod, init at bigat ng kanyang bakal na kariton. Makapag-uwi lamang ng kakarampot na kita. Ngayon lang nagkasaklayan. Ang pinakaano niya, yung kariton niya. Pero yung kariton niya, medyo mabigat. Oo, bigat. Paano puro bakal?
Eh, wala namang ano. Unang karito niya yung, hindi ko ano kung karton yun, madaling masira. O kasi pagka yung tumatalsik na ganun, nasisira yung ano. Wala sa akin yung hirap. Basta magawa ko yung gusto kong gawin. Hindi ko pinapansin yung hirap. Kaya hindi ako tumitigil sa pagtitanda niya. Dahil gusto ko yung ako ang inaasahan, hindi yung ako ang umaasa. Alas 7 na umaga hanggang alas 5 ng hapon ang ginagawang pag-iikot ni Gary. Ayon sa kanya, maswerte siya dahil marami siyang suki. Kaya naman, ang kanyang paninda ay ubos na. Nagtitinda ako dyan yung consignment lang yon. Yung ibig sabihin yung isinasali ko yung naibibenta ko sa araw-araw. Mahinap kasi ang benta ko nun. Gusto sana ni Gary na madagdagan pang kanyang paninda upang mabawasan ang kanilang isipin kung paano may sasalba ang kanilang pang-araw-araw na gastusin. Kung para sa kanyang puhunan, sa bahay, yung bigas, o yung kung ano yung karapat-dapat na ibigay. Hindi na kami nag-aksaya pa ng panahon at agad nang ibinigay ang responde para kay Gary. Umaga pa lamang ay tumulak ng team sa Pasay para maabutan pa si Gary bago pa ito umikot at magtinda. Oras na para ibigay ang natatangi naming sorpresa. Ang dami! Salamat sa nag-tendipan dahil may dagdag na ako na paninda ko. Kasulukuyan din nating inaayos ang pagpapacheck up kay Gary para matukoy kung maari pa bang magamot ang kanyang kondisyon. Si Gary hindi naging dahilan ang pagkakaroon ng kapansanan para mabuhay ng normal. Tinuring niya pa itong inspirasyon para mas maging matibay at magpursige.